evening po sa ating lahat. Ngayon nandito naman po tayo sa ating YouTube channel sa Simpleng Pamilya. Ngayon po magbubukas po tayo ng mag-unbox po tayo ng isang regalo po na binigay sa akin ng aking asawa nung aking nakaraang karawan. Pero hindi ko po siya nabuksan dahil sa mga nangyari po. Nabalitaan niya naman po kung ano yung nangyari sa atin. Pero kahit ganun pa man, kailangan natin magpatuloy sa buhay. At kailangan natin ituloy lang kung ano yung nasumulan natin. No? Kaya ngayon magbubukas po tayo ng regalo sa akin ng aking asawa. Na ngayon ko pa lang po mabubuksan. Ito na po siya. Tara! Yan. Yan. Kung nakikita nyo po, ayan po siya. Ang laki niyang box. Ah, diba? So actually po, talagang hiningi ko po talaga ito sa kanya. No? Talagang sabi ko, gusto ko nang magkaroon ng bago. Gusto ko magkaroon ng yung ganitong bagong yan. Yan. Alam nyo naman kung ano yan. Yan. Kasi po, ang nangyari po sa akin, sa helmet, yung dati kong helmet, ay yung time na bawal tayong lumabas, alas yung buwan tayong hindi nakalabas noon, isang buwan tayong nakulong, isang buwan kong ginagamit yung motor, at hindi ko alam bakit isang buwan ko rin hindi man lang na-check yung aking helmet, no, dun sa patungan ng cabinet namin. So, anong nangyari, that time, hindi ko rin alam kung bakit nagkaroon kami ng maliit na alaga o daga. No? Ayaw sabihin ng iba na daga eh. No? Daga. Nagtataka ako kung saan siya pumasok. Iniisip ko kung saan siya pumasok kasi wala naman siyang papasukan sa bahay namin. Ngayon, nakita ko kung saan siya lumalabas siya, saan siya pumapasok. Doon mismo sa tubo. Yung tubo ng aircon, yung binutasan sa pader. Tapos, sinot doon yung tubo ng aircon. Doon, bagamat yun ay nasementoan na, doon siya sumisiksik sa gilid. Doon sa mismong tubo na may foam, malambot kasi yon. So, pinagkakasya niya yung sarili niya doon. So, nakadaan siya doon. At ginawa niyang bahay, yung helmet kong luma. Hindi ko alam. Siguro, alos nangat-ngat niya yung paligid ng foam. No, inabot niya yung styro sa pinakalobloban. Kasi ang ginawa ko, pinagbabaklas ko. Yan. Makikita niyo sa video, pinagbabaklas ko tapos nilinis ko talaga para mawala. Yung una kasi amoy, no, amoy na amoy talagang ginawang bahay yung helmet ko. Hindi ko alam kung bakit sa dami-dami ng helmet, ng babae niya yung helmet ko talaga. And guys, ito yung gamit Magicos. Tatry natin salba yung helmet ko na. Dahil ginahayo ng daga, hindi ko na-check. Ayan. At one. Ayan, may mga ngat-ngat na ng daga. So, mas grabe yung sa may sa mga foam niya. So, gamit na ito, mamagitin natin. Try natin kung masalba ko pa yung helmet ko. No choice, kaya kailangan laban yung helmet. Hindi ko naman alam kung wala naman kasing ano yun. Hindi naman ganun ka... Actually, malinis naman ako sa gamit, kumbaga. No, hindi ko alam bakit yun ang napili niya. Kasi siguro malambot. No, makapal kasi yung foam nun, di ba? So, ngayon, pero itatry ko pa rin salbahin yun. Kaya nilaban ko siya. Nugasan ko siya. Nilaban ko yung foam niya. Kasi, sayang din naman, no? Matagal ko rin siyang nagamit. Pero okay pa naman. Kaya pwede pa. Pero, siyempre, dahil total, kaarawan ko naman, humingi talaga ako sa aking asawa ng bagong ganito helmet. Yan. So yan ang bubuksan natin ngayon. Now, in order ko lang po ito sa Shopee, no. Yung nagkaroon na ng yung nag-go signal na yung asawa ko na pwede na umorder. So umorder na ako ng helmet sa Shopee. Actually guys, napakabait po ng seller na to. So umorder ako sa Shopee, no. Sa Shopee ng Zebra Modular Helmets, no. Matte black with matte black and blue. No, ang price range niya po ay 1,999. So almost 2,000 na rin. 2,000 na siya. Then plus 150 po yung delivery charge. So umabot po siya ng 2,149.
So, ang halaga ng helmet na to. 2149. Ang size niya po, no, ay large. Hindi ko lang alam yung eksaktong sukat na ito, no. Kasi sa medium, ang alam ko, 57 by 58 centimeter. Yung laki ng medium. Pero sa large, no, siguro mga 60 na siya, no. Pero, pinili ko yung large, no, para mas maganda. Kasi halos large lahat ng gamit kong helmet. No, ang pangalan ng shop niya ay LC Helmet. No, sa Shopee. No, pag kinilik niya siya, yun ang lalabas na pangalan ng shop niya, LC Helmets. Actually, in order ko to bago mag Sunday, mga Thursday, in order ko siya. At yung biglang nag-message sa akin agad yung ano, yung seller, sabi niya ay ipi-prepare niya agad yung helmet ko. Tapos minessage ko din siya na sabi ko, sana po umabot ng Sunday kasi birthday ko ng Sunday. So talagang ginawa niya ng paraan na umabot talaga siya ng Sunday. Eksakto, dumating po siya ng Sunday. No? Kasabay po na nangyaring masamang balita po sa amin. Kaya hindi ko na po siya na buksan at hindi ko na rin siya napansin. Kumbaga, mas importante yung nangyari sa amin. Kaya yun ang inuna ko talaga. Pero syempre, kailangan tanggapin ng katotohanan at magpatuloy. So ngayon, ito bubuksan ko na po siya. So actually, natanggal ko na yung tape niya. So nasilip ko na ng konti kasi excited talaga akong buksan siya. Kaya nakiusap ako sa seller na sana umabot po ng Sunday. Ma-deliver ng Sunday eksakto ng araw ko para mabuksan ko siya. So ngayon, ito na po siya. Bubuksan na natin. Actually, hindi ko talaga siya binuksan. Kaya ngayon ko pa lang po siya talaga bubuksan. Yan. So ito na po siya. Yan, may kasama na po siyang lalagyan. Yan. Okay, ito na po. Ayan nyo. Large na large siya. So, ito na po siya. Buksan na natin. Yan. Wow. So, nakabalot pa rin siya ng, ano tawag dito, bubble wrap. Yung ba tawag dito, no? So, parang safe na safe. So, napakabait ng seller. Tapos talagang sinecure niya yung aking helmet na in-order sa kanya, no. Recommended ko po yung seller na to kasi napaka-best niya. No, yung sinabi kong sana umabot ng birthday ko, ginawa niya talaga ng paraan. At eksakto Sunday po dumating talaga siya. No. So ngayon bubuksan ko na po. Konting ingat lang kasi bago ba ako magisgisan. So may kasama siyang hindi ko alam kung ano to, para saan ba. Kasi ngayon lang ako naka-order sa online ng helmet, no? Dati lagi ako bumibili sa ano, sa mall. Okay, minsan dyan yung sa kung saan ako nakakita ng bentahan ng helmet. Yung napunta ko doon. Ah, may libre siyang ano. Anong tawag sa ganito? Yung parang blade. Oo, yung multi-pool. Ano to? Yan, multi-purpose pocket survival tools. Okay. Ang galing, no? Yan, ito po yung kasama niya, no? Yan. Ang nakalagay dito is survival tools, no? So, sana nga magamit ko 'to, no? Someday, no? For survival. No, kasi 'yun ang sabi niya, multi-purpose. So, nakakita na ako ng mga ganito sa mga ibang store. Pero hindi ko alam kung talaga magagamit talaga siya, no? Pero try natin, 'di ba? So, total libre naman siya. So, try natin ilagay sa wallet. So, ganda, no? May libre siyang ganito. So, maganda. Maganda, maganda. Magagamit natin. So, bubuksan na natin. Tignan natin kung ano yung tune. Balik pa talaga yun. So, talagang sinitured ng binilan ko yung helmet natin. So, ingat lang para hindi magasgasan. Ewan ko ba guys, bakit tayo, no, na-experience nyo ba yun? Kasi ako pag may bagong gamit, talagang ayaw na ayaw ko siyang magasgasan. Kasi pag nagasgasan siya isang beses, parang nakakatamad na siyang alagaan. Dati pag wala, kahit yung mga motor natin, pag bagong bili, ayaw na ayaw natin magasgasan. Pero pag nagasgasan ng isang beses, parang tinatamad na tayo, pinababaya natin magasgas na magasgas. Pero hanggang di pa siya nagagasgas talaga, ingat na ingat tayo, no? Tapos lagi pinupunasan, lagi lililinis. No, ganun din tayo sa helmet. May bago tayong helmet, ayaw natin magasgasan. Kahit isang beses lang. Pero pag dumating sa punto na talagang dinangayat, nagasgasan siya. Wala na. Kung saan natin nilalagay, hindi natin iniingatan.
Ganyan, ganun ba kayo guys? Ako kasi ganun eh, no? Parang pag bagong-bago ayaw umagas-gas. Oh, maganda talaga yung nabili natin guys. Bibigyan ako ng magandang helmet ng seller. Napakaganda niya. Matte po siya, matte yung magaspang, no? Maganda po. Yan! Okay. So, nakita niyo guys. So, meron siyang, ano ba tawag dito? So, owner's manual. First time ko nakabili ng helmet sa online. At mukhang satisfied ako dito. Tsaka ang gandaan kasi guys, ang tagal ko na po kasi naghanap ng helmet na blue na para pares dun sa motor ko, pero wala talaga akong nakikita. Pero sakto sa kauna-unahang pagkakataon, sakto pa yung mag-birthday ako, so nakakita ko ng fully blue talaga helmet, tas matte pa siya. So mas uso ngayon yung mga matte helmet na yung mga magaspang na siya, hindi na siya makikintab, no? Mas maraming gumagamit ngayon ng mga ganitong yan. So kung titignan nyo guys, ano yun? The best. So eto kanyang ano, hindi na kakamali, double visor siya, no? Yan. So meron na siyang, tas meron pa siyang visor sa loob. Iba na rin yung ano niya guys, oh. Yung ayan, oh. So iba na yung kanyang click, alam tayo sa ganito, no, parang push button niya. Ayan, oh. So ang ganda niya. So ganyan tayo, no? Then iba na rin yun na sa ganda, oh. Ayan, iba na. So sa labasan ng hangin, ang ganda lang sa taas. Ah, meron din dito, ang ganda rin, no? Iba rin. So abangan nyo yung part na ito kasi lalagyan natin ito ng ano, na tag dun, web, yung cam, no? Yung ginagamit sa motor na camera, yung pro, GoPro, yung mga ganyan. So abangan nyo yung part na ito, nalalagyan natin siya ng camera. So siyempre common naman dito, lagi natin bukasan. So ito siya. So pag binuksan natin siya guys, ayun na po. So modular helmet. So yan, pwedeng kahit hindi mo na siya ubarin, magiging half face na lang siya. So ito yung ano. So pulido, makapal yung, makapal din yung sa foam niya. Halos doble eh. Parang doble nga siya. Ano? So maganda siya guys. Satisfied ako ngayon dito. So iba din yung ano yun. So tarin natin kung kakasya sa ulo. Pero large naman to, alam ko. Yan. Ayan guys. So sakto, fit na fit sa ulo ko. At titignan nyo guys, so sakto, sakto yan. Yan. So maganda rin yung kanyang, try natin yung, nagbago lang ako sa button ng ano, ng visor. Kasi yung kakaiba. Yan. Yan. So maganda siya. Yan. Talagang eksaktong eksakt sa mukha ko. Safe na safe. Yan. So pwede rin pala, no, ganito. Yan, no. So okay na okay siya. Okay. Siyempre guys, isa sa pinaka importante sa ating mga mahilig magmotor,
tsaka yun lang yung ating means of transportation, yung motor. Importante talaga na meron tayong helmet sa bahay. Higit sa lahat, dapat meron din yung helmet yung asawa natin. Na pag inaangkas natin siya, kailangan lagi tayong helmet yung para sa kanya. So, pero ngayon, hindi pa naman pwede dahil hindi pa bawal hanggang ngayon, pinagbabawal pa rin yung angkas. So, ito walang talaga ang makapag-motor ngayon. At minsan na rin po akong na-accident sa motor. Alam ko dalawang beses. Yung isa yung may kasabit na sabitan lang naman ako ng tricycle. Tricycle. Yung medyo yung helmet kong gamit noon medyo ano pa lang yung parang nabilo ko lang sa sabi natin bangketa ganun. No. Nabili ko lang kasi doon 500. So safe naman ako pero dahil ano siya hindi siya fit sa ulo ko. Yung tumilapon ako sa motor, talagang tumanggal din yung helmet ko sa ulo. Tapos tumalsik yung helmet kasi ibig sabihin hindi siya ganun kaipit kahit naka-lock siya. So, syempre, pagbagsak ko sa semento, kumalas din yung helmet sa ulo ko. So, ganun. Kaya, ngayon, sa alagang 2000, no, sa tingin ko naman, okay siya. Ganda siya, no? Ayan, no? The best yung kanyang forma, panalo. Then, sa itsura niya, the best. Panalo. So, gaganaan naman ako mag-motor neto. So, meron na rin akong camera. Susunod, i-try natin kung paano magkabit ng camera sa helmet. Para mapakinabangan din natin yung camera sa helmet. Kasi, importante na safe tayo lagi. No? Sabi nga ng mga posts pag nagmumotor tayo, dapat lagi natin iisipin na may uuwihan pa tayo. No? Para yung pagmumotor natin laging kalma lang, kumbaga hindi tayo lagi nakikipagkarera, hindi tayo nakikipagunahan. Minsan kasi pag may nakita tayo na parang tinitigan lang tayo ng hindi maganda, uunahan na natin, parang feeling natin nakikipagkarera na sa atin, no? Pero sa tagal ko naman po nagmumotor ay sabihin, wala pa akong na-encounter o nakaaway sa pagmumotor kasi talaga. Automatic, pag may parang umuubatik sa akin, ginagawa ko, inuunahan ko ng tumabi, no, ako na yung tumatabi talaga, tapos sinesenyas ako na siya na mauna na. No? So, ganun ako magmotor. No, hindi na ako na, syempre, yung single pa ako, maaari medyo, sabi natin na meron ding may konting hangin sa ulo. Alam niyo yun. Pero ngayong may pamilya na tayo, talagang doble ingat na ako sa pagmumotor. Actually, dati nakakapagtakbo, nakaka-run ako sa motor ng almost 100, no? Kilometers per hour, no? 100. Pero ngayon, siguro madalas 60 na lang yung takbo to 80 na lang ako. So, hindi na ako nagawa 100. Siguro minsan nagagawa ko yung pag malinis na malinis talaga yung daan, tapos ako feeling ko ako lang mag-isa sa kalsada, yun medyo nabibirit ko yung motor. Pero pag time na nagmumotor talaga ako, mabagal na lang ako. Kasi doon na lang ako lagi sa ano. So, syempre, nag-iingat pa rin tayo. Hindi naman nasasabi na porque nasa tabi lang tayo o may mabagal tayo, ligtas tayo. Syempre, dobling ingat pa rin doon sa mga kasabay natin. Kasi kahit anong ingat natin, kung sila naman hindi maingat, so, magdidisgrasya pa rin tayo. Kaya, ang payo ko dyan, lagi talagang mag-iingat, no? Higit sa lahat, syempre, isa, na dapat meron tayong helmet. Hindi tayo nag-helmet guys dahil meron tayong merong huli, merong checkpoint, no? Una, lagi natin iisipin kaya po tayo nag-helmet. Una, yung safety po. Safety natin, safety ng angkas natin. Kaya tayo nag-helmet. Hindi dahil kasi merong checkpoint, merong huli. So, tsaka lang tayo nag-helmet. Hindi po. Nag-helmet po tayo for safety ng ating angkas at safety na rin ng ating sarili. So, yun po yung dahilan kung bakit po tayo nag-helmet. So, syempre, bonus na yun yung pagandaan tayo ng helmet. No, bonus na yung may maayos tayong helmet. So, tingin ko naman, kasi maganda talaga yung pero
Yung iba kasing sibre na nakita ko, no, medyo mas mataas yung price, no. Sabi naman ni medyo nag-sale sila, no, nag-sale kasi nga, 'di ba, sa mga nangyayari ngayon, so maraming nag-sale ng product nila, no. Kaya sa akin naman, nakita ko pasado siya, no. Sa quality kitang-kita na. Compare dun sa mga binibili kong helmet, minsan kasi alam niyo na sa bumibili din sa mabagsakan ng helmet. So din ako bumibili minsan. So, pero kung kumpara ko dun sa helmet kong nauna, actually yung una kong helmet na kulay pula, yun yung binaya ng daga. Ang bili ko pa dun is 2.5 yun, no. Doon ko lang din yung binili sa mga ano, yung mga boot na maliliit, 2.5 yun. So, pero hindi naman talaga siya original kasi doon ko lang siya binili. Pero to, kung titignan, no, ang ganda, oh. 2,000 lang, pero ang ganda yun. Satisfied ko. Masaya-masaya po ako, meron akong bago mo. Ayan po, yan yung aking regalo na hindi nabuksan. Sa ngayon, nabuksan ko na at masaya-masaya po. Siyempre, kailangan talaga natin hindi magpa-apekto sa mga nangyari. Kailangan natin maging masaya, no? Dahil syempre yun din naman ang gusto ng mga magulang natin, na kahit wala na sila, magpapatuloy tayo sa buhay, no? Hindi lang magpapatuloy kundi magpatuloy na masaya, no? Simpleng buhay, simpleng pamilya, no, na masaya. Kaya po kahit sa maliit na bagay, masaya na po ako, no? Kasama ng aking pamilya. Ito na po, naka-unbox na tayo ng isang helmet. So kung nakapagbigay po ng inspirasyon sa inyo itong helmet na to, at ng kwento ko ngayon, ay huwag niyo po kalimutan mag-like. At syempre, subscribe na rin po kayo sa akin, no? Malaking tulong po yan sa amin, yung inyong pag-click sa red button. Then yung notification bell para po sa mga ma-update pa po kayo sa mga susunod ka po kong unboxing, mga susunod ka po kong videos na kapupulutan din kahit papano, no, ng araw, ng aral, no, at makapagbigay din ng inspirasyon, no. Syempre pipilitin ko pa rin po na gumawa ng mga quality videos na makakatulong din po, hindi lang po sa amin kundi sa ating lahat. Kaya yun lang po, maraming salamat sa inyo. Huwag niyo po alimutan ang simpleng pamilya. Bye-bye! Oh, nabuksan ko na rin sa wakas.